Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Rivalry for the Baby. Narito na po ang 10th bahagi. Narito ang flashback. Pagkababa pa lamang ng sasakyan ni Anton ay nakita niya na agad ang kanyang hinahanap. Dino, your father is very worried. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Sorry uncle, ngayon lang naman eh. Tinakasan kasi nito ang kanyang bodyguard at sumama sa mga kaklase niya. Naengganyo itong sumama sa kanila dahil ang birthday celebrant ay hindi tulad niyang galing sa mayamang angkan. I enjoy the day uncle. I never thought I could enjoy such kind of birthday party. Bakas ang galak sa mukha ng kanyang pamangkin. Napabuntong hininga na lamang si Anton. Naiintindihan din naman niya ito. Dumaan din naman siya sa ganoong edad. But for sure, pag uwi mo ng bahay nyo, pagagalitan ka ng daddy mo. That's why I called you uncle. I need your help. Oh, I got it. Napangiti na lamang si Dino. Aniya, the best talaga ang Uncle Antonia. Hindi lang siya nagkaroon ng tiyuhin, kundi parang nagkaroon din siya ng nakatatandang kapatid. Ngunit ang ngiti nito ay unti-unti naglaho na makita niyang nasa hindi kalayuan ang kanyang bodyguard. Kasama nito ang ilang tauhan ng daddy niya. Tara na. Nandiyan na nga sila. Bago pa makahuma si Anton ay nahawakan na siya ni Dino sa braso. Hinila siya nito at tinangay palayo. Nagpatangay na lang din siya nang malingon na niya ang tauhan ng kanyang Kuya Gab. Let's use my car. Lumingon ito sa kanyang sasakyan na nasa hindi kalayuan. Nandun pa sila uncle. Makikita nila tayo kapag pumunta tayo doon. Mabubuko rin nila ako kapag ganun. Ilang lakad at takbo pa ang ginawa nila. Kung saan sa angkanto sila sumuot hanggang sa hindi na nila makita mga tauhan ni Gab Villaforte. I think we're already lost. Ginala ni Anton ang paningin sa paligid. Makipot ang eskinitang kinaroroonan nila ng kanyang pamangkin. Dikit-dikit ang mga bahay, ngunit walang masyadong tao sa paligid. Marahil dahil medyo may kadiliman sa kinaroroonan nila. Pasado alas 8 pa lamang ng gabi, ngunit mukhang sira ang lampo sa bahaging iyon. Let's get out of here. Parang delikado rito. Umakto silang humahakbang paalis, ngunit ang kanilang paghakbang ay natigil nang salubungin sila ng liwanag na nagmumula sa dalawang flashlight. Pinuntirya ng mga hawak ang kanilang mga mata, kaya naman isinanggan nila ang kanilang mga palad upang hindi sila masilaw. Mga bata, mukhang naligaw kayo ah, saad ng isa. Nasa 5'8 feet ang tangkad nito, ngunit hindi hamak na mas malaki ang pangangatawan nito kaysa sa kanya. Bilugan ang tiyan nito tila buntis. Ang kasama naman niya parang kinulang sa nutrisyon sa kapayatan. Mukha silang rich kid pre. Sumipol pa ang isa na pinasadahan ang suot niyang itim na business suit. Sunod nitong sinuri ng tingin si Dino na nakasuot pa ng school uniform. Ang ganda na rin mo bata ha, baka pwedeng pa-arbor. Tumawa ito na nakakakilabot. Lumapit ang lalaking payat kay Dino. Ang ganda rin ng sapatos mo ha bata, akin na lang yan. Stay away from me. Tumawa lamang sila sa tinura ni Dino. Inglesero pare, rich kid nga talaga. Muli pa silang nagtawanan at nag-appear pagkatapos. Let's get out of here Dino. Hinawakan ni Anton ang braso ng kanyang pamangkin at marahang hinila paalis. Ngunit mabilis silang hinarangan ng isa sa kanila. Hep hep, sino nagsabing pwede na kayong umalis? Mabilis ding lumapit ang isa sa likuran ni Anton at tinutukan ito ng kutsilyo sa tagiliran. Ano, papalag ka? Napakuyom na lamang ng kamao si Anton. Alam niyang tagilid sila dahil may mga dalang patalim ang mga ito. Bukod pa riyan ay hindi nila kabisado ang lugar. Uncle, ano bata, lalaban ka rin? Gusto mo to? Inambahan niya ng suntok si Dino. Bago patuloy ang dumapo ang kamao ng lalaking payat sa kanyang pamangkin, ay mabilis niya itong sinipa sa tiyan. Nang sandaling nagtangka itong saktan si Dino, ay tila nakalimutan na niyang may nakatutok na kutsilyo sa kanya. Napangiwi na lamang siya nang maramdaman niya ang paghapdi sa kanyang tagiliran. Nanghas ka talagang manlaban ha? Muli niya itong isinaksak. Uncle! Mangiyak-ngiyak na lamang na napahayaw si Dino
na makita niya ang pagbagsak ni Anton sa lupa. Habang sapo-sapo nito ang dumudugo niyang tagiliran. Ano bata, gusto mong tuluyan ko yung kasama mo? Hindi na lamang siya umimik. Napaluhod na lamang siya sa tabi ng kanyang tiyuhin. Bigay mo sa akin yan. Hinablot nito ang kanyang backpack. Ibibigay ko po lahat. Huwag niyo lang po kami saktan ni Uncle. Good boy naman pala eh. Kung hindi lang sana pumalag yung uncle mo, edi sana hindi siya nasaktan. Hinablot nito ang wallet na hawak ni Dino. Tiba-tiba tayo pare. Ngunit natigilan sila nang tumako ang liwanag sa kinaroroonan nila. Lahat sila ay otomatikong napaningon sa pinagmulan ng liwanag. Hoy, ano yan ha? Tinig iyon ng isang babae. Nakasabit sa leeg nito ang isang headlight. Ang kanang kamay nito ay may hawak na 2x2 na kahoy na nakapatong sa balikat niya. Ano yan? Baka gusto niyong i-share. Wala itong katakot-takot na humakbang palapit sa kanila. Huwag kang makialam dito, Neng. Papatulan ka namin kahit babae ka. Na makalapit ito ay naunasuri ng mabuti ni Dino ang kanyang kabuuan. Balingkinita ng pangangatawan nito. Nasa mahigit 5 talampakan ang tangkad nito. Nakasuot ito ng ternong kulay pink na jogger at hoodie jacket. Hoy, thunders na buntis. Baka hindi mo alam, teritoryo ng tatay ko to. Pinamaywangan pa niya ito gamit ang isang kamay. Aba, sino tinatawag mong buntis ha? Ikaw, tanga lang? Hindi makapick up? Lalo namang nanggigil ang lalaking malaki ang tiyan. Papatulan ka na talaga kita. Itong paslit na to. Galawin mo kahit tibla ng buhok ko. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. At akala mo naman, matatakot kami sa iyo bata? Tumawa pa ang lalaking payat. Mamang malnourish, huwag kang maingay. Bumabaho ang paligid. Pesting bata to ha. Iharap mo ang tatay mo sa amin nang siya ang masampulan namin. Hala, ba't nadamay ang tatay ko dito? Pinaliitan niya ng mata ang mga lalaki. Baka hindi mo alam tatay ko, mafia boss. Lalo namang humagalpak ng tawa ang dalawang lalaki. Halika nga ditong bata ka. Napaka-cute mo. Ang sarap mong isako. Ikaw ang lumapit dito. Sinenyasan pa niya ito gamit ang kanyang hintuturo. Nababanas na talaga ako sa iyong bata ka. Isasako talaga kita at saka kita ibibitin ng patiwarik. Gigil na lumapit ang lalaking payat sa batang babae. Ngunit bago patuloy ang makalapit sa kanyang lalaki, ay sinalubong na niya ito ng hampas sa noo. Napasinghap na lamang si Dino sa nakita. Hindi pa siya nakontento sa isa lang. Muli niya itong pinaghahampas gamit ang hawak niyang kahoy. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa matumba ito sa sahig. Duguan ang mukha nito, ngunit halatang buhay pa naman dahil kita ang pamimilipit nito sa sakit. Ang bobo mo, nagpatalo ka talaga sa bata? Hindi lang bata, babae pa. Iniwan sila ng lalaking mataba at lumapit sa babae at sa kasamahan nitong nakahandusay sa sahig. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ang lalaki, ay mabilis itong pumito ng sunod-sunod. Anong ginagawa mo? Muli itong pumito ng pumito. Bago pa makahuma ang lalaki, unti-unting bumukas ang ilaw ng mga lamppost. Buisit kang bata ka, lalo nang gigil ang lalaki kasabay ng paghakbang nito palapit sa babae. Tulong, magnanakaw! Matinis na hiyaw nito. Tulungan niyo kami! Bago pa tuloy ang makalapit ang lalaki sa kanya, ay bumukas ang bintana at pinto ng ilan sa mga bahay. Hoy, ano yan? Hiyaw iyon mula sa isang lalaking malaki ang pangangatawan. Mga kapitbahay, may mga kawatan, sigaw ng isa sa mga nakiisyoso. Nanlamig ang katawan ng lalaki na makita niyang lumabas sa mga kalalakihan mula sa kanikanilang bahay. May araw ka rin sa akin bata, banta nito sa dalaga bago ito kumaripas ng takbo. Ang mga kalalakihan nagsilabas naman ay sinundan nila ito. Ang babae naman ay binitawan ng hawak niyang kahoy at dali-daling lumapit sa kanila. Okay lang ba ang kasama mo kuya? Puno ng pag-aalala sa mukha nito. Habang nakatingin sa namumutlang si Anton. I don't know, kanina pa siya nasaksak. Sandali lang, tumayo ito at hinubad ng suot niyang hoodie jacket. Naiwan ang suot nitong pink t-shirt. Tulungan mo akong maitali ito sa kanya para mapigil ang pagdurugo. Nang makahuma si Dino, ay iniangat niya ang katawan ng kanyang tiyuhin. Ang babae naman ay itinali ang hoodie jacket sa bewang nito. Kapatid mo ba siya kuya? He is my uncle. Uncle as in tiyuhin? Tila hindi makapaniwala ang tanong nito. Yeah, he's just 5 years ahead of me. Saludo naman ako sa lolo mo. Nagawa pang humabol. Hindi na napigilan ni Dino ang pagsilay ng ngiti sa labi niya dahil sa tinuran nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay narinig na nila ang tunog ng ambulansya. Dito po,
Tumayo at kumaway-kaway pa ang babae upang hindi malampasan ng ambulansya ang makipot na eskinitang kinaroroonan nila. Maya-maya lamang ay pumasok ang dalawang lalaki may hawak-hawak na stretcher. Thank you, nagawa pang mahawakan ni Anton ang kamay ng batang babae bago nila ito mailagay sa stretcher. Ngumiti naman ang babae bilang tugon. Sumunod ito sa kanila hanggang sa maipasok nila si Anton sa loob ng ambulansya. Na makapasok sa loob ng sasakyan si Dino, ay muling nagtama ang mga mata nila ng dalagita. What's your name? Pahabol na tanong nito. Amelie. Narinig niya iyon bago tuloy ang isara na rescuer ang pinto ng sasakyan. Nakuha ni Anton ang kanyang atensyon nang hawakan at pisilin nito ang kanyang kamay. She deserved a reward for helping us. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon sa kanyang tiyuhin. Please, do me a favor, Dino. Ano po yon? Sincere itong tumingin sa mata ng kanyang pamangkin bago magsalita. Bring that lady to me after my recovery. I will make her my queen. Sinipat ni Dino ang oras ng pambisig ng kanyang suot. Pasado alas 5 pa rin ng hapon. Ilang sandali lang matapos ang isang oras na paghihintay ay lumabas mula sa kulay berdeng gate ng pampublikong paaralan ang taong kanina pa niya hinihintay. Nakasuot ito ng puting blouse at checkered na palda na hanggang tuhod ang haba. Tinernohan niya iyon ng black shoes na walang takong. Ang buhok nito ay basa lang niya tinali. Sa likod nito ay nakasukbit ang itim at maliit na backpack. What did you found out? Tanong ni Dino sa private investigator na nasa passenger seat. Nandito ang personal information tungkol sa kanya, sir. Tinanggap naman ni iyon ni Dino at pinasadahan ng tingin. She's Amelie Valdez and... Muli niyang iginala ang tingin sa ibang impormasyon. She's just 14. Hindi siya makapaniwala na nagawa silang iligtas ng isang 14 anyos na babae. Yes, sir. Nag-iisang anak na mag-asawang Valdez. Plain housewife ang nanay at construction worker naman ang tatay niya. Tumangutango siya bago muling bumalik ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng dalaga. Naroon pa rin at may kasama mga estudyante. Tila bumilis ang tibok ng puso ni Dino na makita niyang ngumiti ito. Hindi maikakaila ang kagandahan nitong taglay. Gispuso ang mukha nito. Medyo singkit ang mata at sakto lang ang tangos ng ilong. Maputi rin ang balat nito kaya naman angat ang ganda niya sa ibang kababatang kasama niya. Maya-maya lang ay kitang-kita niya ang pakikipag-usap nito sa mga estudyanteng kasama niya bago humakbang palayo. Kumaway-kaway pa ito sa kanila bago tuloy ang pumasok sa loob ng pampasiherong tricycle. Nang umusad iyon, ay pinaandar na rin ni Dino ang kanyang kotse at sinundan ito. Ilang minuto lang ay huminto ang tricycle sa tapat na makipot na eskinita. Nang bumabaro ng dalagita, ay nakita pa niya nakikipag-appear ito sa matandang tendero sa gilid ng kalsada. 5 taon pa lamang silang nakatira dyan, sir. Palipat-lipat sila ng lugar dahil palipat-lipat din ng trabaho ang tatay niya. Tumangutang una lamang muli si Dino sa sinabi ng investigador. Ilang sandali pa silang nanatili sa lugar bago siya nagdesisyong umalis. Kinabukasan ay maagang bumalik sa lugar si Dino. Nalaman niyang 6:30 pa lamang ng umaga ay umaalis na ito ng bahay patungo sa eskwelahan. Sa mga sumunod pang mga araw ay tila naging addiction na ni Dino ang sundan ng dalaga. Sa loob ng 1 linggo ay hindi ito pumaliya sa pag-aabang sa kanya. At sa bawat araw na lumipas ay tila lalong nadagdaga ng paghanga ni Dino kay Amelie. Aniya sa sarili, masyado pang maaga para sabihing umiibig siya sa munting binibini. Ngunit bakit sa tuwing nakikita niya ito ay gumaganda ang kanyang umaga? Bakit sa tuwing nasisilayan niya ito, kahit sa malayo lang, ay tila nawawala ang kanyang pagod? Bakit sa tuwing umingiti ito, ay tila tumitigil ang ikot ng mundo? Bakit sa tuwing pinagmamasdan niya ito, ay nagiging erratico ang tibok ng kanyang puso? Ipinilig ni Dino ang kanyang ulo. Aniya, masyado pa itong bata para sa kanya. Masyadong malayo ang agwat ng kanilang edad na 6 taon. Have you found her? Iyon ang tanong na pumuko sa kanyang malalim na pag-iisip. Kaagad siyang napabaling sa kanyang tiyuhin na nakasandal sa reclined chair, 2 araw pa lamang mula nang lumabas ito ng ospital. I'm sorry, uncle. Napahawak ito sa tagiliran niyang hindi pahilom ang sugat kasabay ng pagbangon niya. What do you mean? Lumunok si Dino bago muling nagsalita. Wala akong nahanap na taong nagngangalang Amelie sa lugar na yon. Napabuntong hininga si Anton. Hindi pwedeng hindi ko siya makita. Papahanap ko siya sa private investigator. Ako na, uncle. Mabilis niyang sagot. Ako na po ang bahalang umasikaso niyan. Thank you. Nabuo na ang plano ni Dino na itatago niya ang babae sa kanyang tiyuhin.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng takot sa pagkikita ng dalawa. Pakiramdam niya ay mawawala ang babae sa kanya sa oras na maging malapit silang dalawa ng kanyang tiyuhin. Aniya, anong laban ng isang college student na tulad niya sa isang Anton Villaforte? Sa edad na 25 ay may sarili na itong negosyo. Paano pa siya mapapansin ng babae kung naroon ang kanyang uncle na successful na sa buhay? Gwapo, matalino at may sariling pera. Ano nga ba siya kumpara rito? Isa lamang siyang estudyante na umaasa sa allowance sa ibibigay ng kanyang ama. Ganun ang naging takbo ng isip ni Dino kahit ilang beses niyang isaksak sa isip niya na hindi pwede ang babae sa kanila dahil masyado pa itong bata. Ilang araw pa lumipas, nagpatuloy siyang panoorin ng babae mula sa malayo. Ngunit dumating ang isang umagang hindi niya na ito nahintay na lumabas mula sa eskinitang nilalabasan. Naghihintay siya roon ng isang oras hanggang sa naging dalawa at hanggang nadagdagan pa. Nang sumapit ang alas 12 at wala pa rin siya, naghintay ay lumabas na siya ng sasakyan at nilapitan ang lalaking tendero sa gilid ng kalsada. Maari po bang magtanong? Sandali naman niyang sinipat ang lalaking nagtitinda ng crackers. Ano yun, sir? Saan po dito nakatira si Amelie Valdez? Sandali siya nitong tinitigan. Kaibigan po niya ako. Ah, si Amelie. Nako po, sir. Nahuli na po kayo ng dating. Lumipat po sila kagabi. Lumipat? Ano pong lumipat? Hindi nila maiwasan ang magpakunot noo. Lumipat na po sila ng bahay, sir. Hindi ko lang alam kung saan. Lumapaypay ang balikat ni Dino na umuwi ng bahay. Matapos ang nalamang balitang iyon. Aniya sa sarili, mahahanap pa kaya ni ang dalaga? Na makita siya sa sala ng main house ng mga Villaforte ang kanyang tiyuhin, ay hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Pakiramdam niya ay kinarma siya na dahil sa pagsisinungaling ng kanyang ginawa. I already talked to Louis. Automatiko siyang napahinto dahil sa narinig. Tila nanuyo ang lalamunan niya dahil ang tinutukoy nito ay ang pinagkatiwalaang private investigator ng kanilang pamilya. Ito rin ang inutusan niya mag-imbestiga kay Amelie. Nang dumako ang tingin niya sa kanyang tiyuhin, ay wala siya nakitang kahit anong emosyon sa mukha nito. You lied to me, Dino. Tumalim ang titig nito sa kanya. At iyon ang simula, tila babasag yung basong nabasag ang kanilang samahan. Matapos magkalamat, ay hindi na naibalik pa sa dati. Ngayong kapwa naaalala ni Nadino at Anton ang nakaraan sa kanilang dalawa. Magpatuloy nga kaya ang kanilang alitan dahil sa iisang babaeng pareho nilang minamahal. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa mga masugid nating taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Abangan po natin muli bukas ang mga kaabang-abang pang pangyayari sa buhay ni Amelie, Dino at Anton. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.